Magandang umaga mga bata! Nakita na naman tayo muli para sa bago, kawili-wili at masayang aralin sa asignaturang Filipino 5. Gawing gising at alerto ang sarili upang maging handa sa pagtuklas ng mahalagang aralin para sa araw na ito. Tara na, buksan at pag-aralan ang ating paksa. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga bagong kaalaman na ating matututuhan sa araw na ito. Ngayong araw na ito ay inaasahang malinang sa inyo ang kasanayang. Una, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam pag-interview. Ikalawa, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. At ikatlo, nagagamit ang bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling laro. Oo, laro! Simple lamang ito. Tawagin natin itong Produkhula! Hulaan ang produkto na ilalarawan ko at ilagay sa comment box kung ano ito. Tara na! Simulan na natin. Para sa unang bilang, ito ang produktong ginagamit sa paghugas ng kamay at panligo. Ilagay nyo nga ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay sabon. Para naman sa ikalawang bilang, tumutulong ang produktong ito upang palakasin ang ating katawan. Magaling! Tama ang iyong sagot, bitamina o vitamins. At para naman sa ikatlong bilang, ginagamit ito upang mamatay ang mga mikrobyo sa ating mga kamay. Ano kaya ito? Ilagay nyo nga ang inyong sagot sa comment box. Mahusay! Alcohol! Tama ang inyong sagot. Para naman sa ikaapat na bilang, sinusuot ito upang maprotektahan ating sarili sa sakit na COVID-19. Ilagay nyo nga muli ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay face mask. At para sa ikalimang bilang, ito ay isang uri ng produktong ginagamit na panlinis sa loob at labas ng ating bahay upang mamatay ang mga mikrobyo. Ano kaya ito? Isulat muli o ilagay muli ang inyong sagot sa comment box. Magaling! Tama! Ito ay disinfectant. Ang isang halimbawa nito ay Sonrox. Kayo husay ninyo! Ang napansin ninyo sa mga produktong pinahulaan ko? Tama! Ang bawat produktong ito ay ginagamit natin ngayong panahon ng pandemya. Tila handa na ang bawat isa sa atin para sa aralin sa araw na to. Halika at umpisahan na natin. Ngayon ay may pakikinggan kayong isang patalastas at isang panayam. Sabayan ninyo ako sa pagtuklas ng mga impormasyon tungkol sa produkto ng isang sabon. Susubukin nating sagutan ang sumusunod na katanungan matapos mapakinggan ang kwento. Narito ang mga gabay na tanong. Una, bakit kailangang maging mapili sa paggamit ng sabon? Ikalawa, ano-ano ang mga epekto sa paggamit ng sabon? Naalala niyo pa ba ang mga pamantayan sa pakikinig? Magaling!
ang mga pamantayang nabanggit noong nakaraan ay muli nating sundin sa patalastas at panayam na inyong pakikinggan. Tila ang bawat isa ay handa na, kaya't umpisahan na natin. Diwata Soap. Nais mo bang magtutis isang diwata? Nais mo ba ang mabula, mabango at malambot sa kamay at balat na sabon? Narito na ang kasagutan sa iyong katanungan. Ang Diwata Soap. Ang Diwata Soap ay walang sangkap na kemikal. Bagkos, lahat na ginamit dito ay pawang natural lamang. Kaya ito ay ligtas gamitin. Babango ka na, lalambot pa ang balat mo. Ito ay may presyong pangmasa, kaya abot kaya sa bulsa. Magkakaroon ka pa ng kutis porselana. Ito rin ay makatutulong upang mabura ang mga bakas ng sugat at pekas sa mukha. Ano pang hinihintay mo? Bili na! Papahuli ka ba? Pumunta na sa tindahan at bumuli ng Diwata Soap. Siguradong mamamanga ka sa resulta. Isa si Aling Rosa sa bumili sa nasabing produkto at sinubukan niya itong gamitin. At isang araw, kinapanayam o tinanong siya ng kaniyang binilihan kung ano ang naging epekto nito sa kaniya. Pika ni Aling Tessie. Aling Rosa, kumusta na po? Maganda po ba ang epekto sa iyo ng Diwata Soap? Sagot ni Aling Rosa. Kaya nga ako narito. Bibili muli ako. Mabango at maganda sa balat. Babalik ka pa ba sa dati mong ginagamit? Tanong muli ni Aling Tessie. Sabi naman ni Aling Rosa, sa palagay ko ay hindi na. Ang sabon na ito ay mas mahusay kaysa sa dati kong ginagamit. At nasisiguro kong nakinig kayong mabuti sa patalastas at panayam na ating pinakinggan. Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong. I-type ang sagot sa comment box. Unang tanong, ano ang produktong napakinggan sa patalastas? A. Kape. B. Sabon. C. Sipilyo. D. Tuwalya. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Letrang B ba ang inyong sagot? Sabon, mahusay. Narito naman ang ikalawang katanungan. Ano ang pangalan ng naturang produkto? A. Diwata Soap. B. Dutch Soap. C. Delilah Soap. D. Dolce Soap. Kung ang inyong sagot ay letrang A, Diwata Soap, tama ang inyong sagot. Ikatlong tanong, saang sangkap gawa ang sabon? A. Gawa sa coconut oil. B. May kemikal na sangkap. C. Gawa sa ugat ng halaman. D. Natural na sangkap lamang. Ilagay muli ang inyong sagot sa comment box. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Para sa ika-apat na tanong, ano-ano ang mga epekto ng paggamit ng sabong ito? A. Hahaba at magiging makintab ang buhok. B. Gaganda, kikinis ang mukha at hindi ka tatanda. C. Magiging malusog at malayo sa sakit ang katawan. D. Magkakaroon ng kutis porselana at maaalis ang pekas sa mukha.
Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. At para sa ikalimang katanungan, ano ang hindi kasali sa mga benepisyo ng paggamit ng sabong ito? A. Hindi mabilis matunaw. B. Abot kaya at presyong makamasa. D. Gagaling ang mga sugat sa katawan. D. Mabango at malambot sa kamay at katawan. Ilagay muli ang inyong sagot sa comment box. Mahusay! Ang tumpak na sagot ay letrang A. Nasisiyahan akong malaman na ang bawat isa sa inyo ay nakinig ng mabuti sa patalastas at panayam na pinakinggan ninyo. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng palakpak gaya nito. Dahil pinakinggan ninyo ito ng mabuti, nasagot ninyo ang mga tanong tungkol dito. Narito ang ilan sa mga pangungusap na hango sa patalastas at panayam. Basahin natin ang bawat pangungusap. Una, nais mo bang magputis diwata? Ikalawa, gamitin ang sabong diwata upang kuminis ang balat. Ikatlo, ang sabon na ito ay mahusay kaysa sa dati kong ginagamit. Kaapat, sigurado mamamangha ka sa resulta. Ano ang napansin ninyo sa unang pangungusap? Tama! Ito ay nagtatanong. Ito ay isang pangungusap na patanong. Sa anong bantas ito nagtatapos? Magaling! At ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ano ang napansin ninyo sa ikalawang pangungusap? Tama! Ito ay nag-uutos. Ito ay pangungusap na pautos. Sa anong bantas ito nagtatapos? Tama! Ito ay sa bantas na tuldok. Ano ang napansin ninyo sa ikatlong pangungusap? Tama! Ito ay pangungusap na nagbibigay ng impormasyon. Ito ay pangungusap na pasalaysay. At sa anong bantas ito nagtatapos? Magaling! Nagtatapos ito sa bantas na tuldok. Ano naman ang napansin ninyo sa ikaapat na pangungusap? Mahusay! Ito ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Ito ay pangungusap na padamdam. At ito ay nagtatapos sa anong pananda? Magaling! Ito ay nagtatapos sa tandang panandam. Narito ang mga bagong salitang natutuhan sa ating aralin. Diwata, kemikal, resulta, natural, mamamangha. At mula sa mga bagong salitang ito, maaari tayong gumawa ng komposisyong tulad nito. Ang sabong diwata ay magandang gamitin. Malambot sa balat at mabango. Ito ay walang sangkap na kemikal, bagkos lahat ng ginamit dito ay pawang natural lamang. Kaya ito ay ligtas gamitin. Siguradong mamamangha ka sa resulta. Marami sa mga gumagamit nito ay nasiyahan. Pinatunayan nila na gumanda ang kanilang balat. Ngayon naman,
Upang higit na mahasa ang iyong kakayahan, isa muling gawain ang ating gagawin. Tawagin natin itong larawan ko, tukuyin mo. Tukuyin at i-type kung ang sumusunod na larawan ay patalastas, panayam, o komposisyon. Para sa unang larawan. Larawan ko, tukuyin mo. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Mahusay! Ito ay komposisyon. Para naman sa ikalawang bilang. Larawan ko, tukuyin mo. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Mahusay! Ito ay isang panayam. Para sa ikatlong bilang, larawan ko, tukuyin mo. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay patalastas. At para sa ikaapat na bilang, larawan ko, tukuyin mo. Tama! Ito ay komposisyon. At para sa ikalimang bilang, larawan ko, tukuyin mo. Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay patalastas. Wow! Mukhang naintindihan ninyo ang ating aralin sapagkat natukoy ninyo ang bawat larawan. Bigyan ng palakpak ang inyong sarili. Heto naman ang isang malaking thumbs up para sa inyo. Tandaan, marami tayong dapat isalang-alang sa pagbili ng isang produkto. Ang mabuting katangian ng isang matalinong mamimili ay magaling siyang kumilatis sa isang produkto. Dapat isaalang-alang din ng mamimili ang mga magagandang dulot at benepisyo ng naturang produkto. Sa nabasang patalastas at panayam ay gumamit tayo ng iba't ibang uri ng pangungusap. Ang panayam ay pag-uusap sa pagitan ng dalawa o higit pang tao kung saan ang katanungan ay manggagaling sa tagapanayam upang makakuha ng datos at impormasyon sa taong kinakapanayam. Kung mapapansin naman natin, ang nabasang panayam, gumamit pa rin tayo ng iba't ibang uri ng pangungusap sa mga pahayag. Mga uri ng pangungusap. Una, pasalaysay. Pangungusap na nagbibigay impormasyon o nagkukwento ng isang pangyayari. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Ikalawa, patanong. Pangungusap na naghahanap ng sagot. Ito ay nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Ikatlo, pautos o pakiusap. Ito ay tumutukoy sa pangungusap na nagbibigay utos o direksyon sa isang dapat gawin. Ito ay nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. At ikaapat, padamdam. Tumutukoy sa pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng pagkalungkot, gulat, labis na tuwa. Ito ay nagtatapos sa tandang panamdam. Ang komposisyon ay ang simpleng pagsulat ng mga natatanging karanasan
pagbibigay ng interpretasyon sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ngayon naman, upang higit na mahasa ang iyong kakayahan sa pagtukoy ng uri ng pangungusap, isa muling gawain ang ating gagawin. Tawagin natin itong uri ko, tukuyin mo. Basahin ang patalastas. Tukuyin at i-type sa comment box ang uri ng pangungusap na ginamit sa pahayag. Kung ito ba ay pasalaysay, patanong, padamdam, pakiusap o pautos. Diyosa So, ang sabon ng mga magaganda. Ito ba ay mahal? Naku, hindi! Siguradong abot kaya. Ligtas ba ang sangkap nito? Oo naman! Natural ang mga sangkap nito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bumili ka na ng Diyosa Soap. Para sa unang bilang, ang sabon ng mga magaganda ay Diyosa Soap. Anong uri ng pangungusap ito? Ilagay ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay pasalaysay. Para sa ikalawang bilang, ito ba ay mahal? Anong uri ng pangungusap ito? Ilagay muli ang inyong sagot sa comment box. Magaling! Tama ang inyong sagot. Ito ay patanong. Para sa ikatlong bilang, naku! Hindi! Siguradong abot kaya. Anong uri ng pangungusap ito? Ilagay ninyo ang inyong sagot sa comment box. Mahusay! Ito ay padamdam! Ika-apat na bilang. Ligtas ba ang sangkap nito? Ilagay ninyo ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay patanong. At para sa ikalimang bilang, bumili ka na ng Diyosa Soap. Anong uri ng pangungusap ito? Ilagay niyo muli ang inyong sagot sa comment box. Tama! Ito ay pautos. Magaling! Binabati ko kayo sa inyong pagiging masigasig sa ating aralin. At sa pagkakataong ito, tayo ay tutungo na sa oras ng tanungan. Ilagay muli sa comment box ang inyong tanong. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para mailagay ang inyong tanong. Ayan, may isang tanong akong nakita sa comment box. Ito yung tanong. Bakit po mahalagang malaman ang benepisyo ng produktong bibilihin? Isang magandang katanungan. Mahalagang alam natin kung ano ang benepisyo o epekto ng bawat produktong ating bibilihin upang makaiwas tayo sa hindi magandang kalalabasan kung sakaling ito ay gagamitin natin. Meron pa ba ang katanungan? Ayan, may isa pang nag-type ng tanong. Paano po natin malalaman kung maganda ang isang produkto? Salamat sa isang mapanuring katanungan.
maaaring tingnan ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng produkto, maging ang mga feedback o sinasabi ng mga gumagamit nito. Ito ay magsisilbing gabay ninyo upang matukoy kung maganda o hindi ang isang produkto. Naway nasagot ko ang inyong mga katanungan. Kayo ay nagtagumpay sa mga gawain natin ngayong araw. Kayo ay nakagamit at nakatukoy ng uri ng pangungusap sa pakikipagpanayam, nakagamit ng pangungusap sa pagkilatis ng produkto. Ako ay lubos na nagagalak dahil natapos nyo ang aralin na ito. Naway ang lahat ng inyong natutuhan ay huwag ninyong kalilimutan at lalo nyo pa itong pagyayamanin. Buong pasasalamat kay Ginang Cheryl Mahinay ng Maysan Elementary School. Muli, ako si Teacher Juice, ang inyong guro sa Pilipino 5 na nagpapaalala na produktong bibilhin ay kilatisin upang kapahamakan di mapasa atin. Tandaan, sulong edukalidad, pag-aaral sa new normal, FB Live ang kasagutan. Sulong, Batang Valenzuelano.